Welcome to my YouTube channel! Mag-take video na naman tayo dahil alone na naman ako dito sa bahay. Actually, kanina pa ako mag-isa. So, pagkalis ng amo ko, dahil meron silang pinuntahan, pagkalis nila, syempre, ang unang-una kong ginagawa talaga ay nagliligpit dito sa bahay. Tapos, after ng mga gawain ko dito sa bahay, tsaka ako ganito, mag-rest. Tsaka ako nag-rest at nagpapahinga kasi wala nang masyadong gagawin. So, makita niyo diba, mainit. Mainit sa labas, actually, ng araw, pero ang lamig kasi ngayon lamig ng iip ng hangin, ayan. So, malamig pa rin kayo ito, nakajakit ako kahit sobrang kahit maaraw sa labas. Actually, ako lang dito sa bahay yung walang sipon. Pero yung mga amo ko, silang mag-asawa, may sipon na sila. Kawangan lang siguro, lagi silang sa labas, tapos talagang malamig talaga. This week talaga nagsimula na yung taglamig dito sa Hong Kong. So, ayan. So, ayan, winter na talaga dito sa Hong Kong, kaya kailangan mag-jacket araw-araw. At ngayon, mag-isa ko lang dito sa bahay na naman. Lagi na lang ganito yung buhay ko, guys. Mag-isa dito sa bahay. Ayan, nandito ko sa kwarto. Papakita ko sa inyo yung bahay namin. Makasabihin ninyo, hindi ako nakapag-lipit sa bahay ng aking amo. So, papakita ko sa inyo, wala na talaga ang lilinisin dito. So, punta tayo dito sa labas. Dito sa kwarto nila, ayan. Okay naman, malinis. Naman nakapag-lipit na ako dito sa kwarto nila. Ayan, okay naman dito sa dining. Yan, tapos na wala nang masyadong liligpitin dito sa dining, wala nang maliligpit kasi nalinis ko na. So ayan. So makita niyo 'di ba, walang masyadong lilinisin. So ayan, kaya ngayon, tambay-tambay muna ako ngayong hapon. So ayan yung life ko ngayong hapon, boring. Boring araw-araw na lang ganito yung buhay ko. Lagi kasi akong iniiwan ng amo. Yun din yung maganda pag hindi ka sinasama ng amo sa labas. Ako iniiwan talaga nila kasi kaya naman nilang i-handle yung anak nila. Wala akong gagawin kahit isama nila kasi kaya na nilang i-handle yung anak nila. At saka may kamit din silang ibang friends kaya yun. Mamayang dinner pag siguro lalabas ako mga 5 something. Bago ako lalabas ay maliligo muna. Parang mamayang gabi din ako maldigo. So ligo ako kasi mamaya mag-dinner kami dun sa lola ng aking alaga. Dun sa side ng kong lalaki sa Yongking. So pupunta ko dun para dun kami kumain ng dinner kasi every Saturday dun talaga kami kumakain ng dinner. Ayan. So, ayan, dahil wala tayong gagawin, meron lang akong kunting i-share sa inyo. Kunting reaction about sa mga videos na nagba-viral dito sa Hong Kong. Kasi, di ba, most, kasi nga this year dito sa Hong Kong, daming nag-viral na mga kapwa nating domestic helper dito sa Hong Kong. Iba-ibang istorya, iba-iba yung experience nila, iba-iba yung way ng pag-viral nila. So, isa lang yung masasabi ko sa mga nag-viral dito. Talagang both side, mayroong pagkakamaling ginawa. Yung taong nag-viral at saka yung tao na gumawa ng reaction sa video, gumawa ng content, ginamit yung video para yun nga gawing content sa kanilang mga Facebook account kasi 'di ba ngayon mostly talagang nag-viral yung isang video kasi ngayon halos lahat na nang gumagamit ng Facebook is a video creator, ayan. Nag-ano rin sila sa social media. So ako wala akong ano, hindi ako video creator, hindi ako nag-ano ng reels, wala akong Facebook, ano pong tawag doon? Facebook page na about sa yun nga para maging video creator, yung mga reels niya. Hindi ako nag-reels kasi ayan, mas prefer ko pa rin dito sa YouTube. Ayan, itong mga videos ko na ginagawa is about my experience. So, mag-focus talaga dito sa YouTube. Hindi ko na kailangang alam yun, mag-ano sa Facebook, mag-gumawa ng account sa Facebook. Dito pa nga sa YouTube channel ko, minsan hindi ako nakapag-upload ng videos, di ako much more kapag meron pa akong Facebook page lang na dito na lang ako sa YouTube para dito ko na lang pagtuunan ng pansin, dito ako mag-focus. Dito ako talaga mag-focus na mag-upload ng mga videos ko para, ayan, para maging tuloy-tuloy yung ating pag-upload mo, ma'am. Para tuloy-tuloy yung pag-upload natin ng mga videos, ayan, at maging organized yung mga sinishare ko sa mga videos ko. Kaya ayan, dito talaga ako nag-stick sa YouTube. So, balik tayo sa ating topic, ayan. Isa lang yung masabi ko dyan sa mga nag-viral. Ayan, both side talaga, ay meron pong nagawang pagkakamali. Una, yung taong nag-viral, syempre, meron silang nagawang kasalanan kasi syempre, dapat bago nila ginawa yung isang bagay o bago nila gawin yung isang bagay, dapat pinag-isipan muna nila kung tama ba yun o hindi kasi alam naman natin ngayon na lahat, kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, lahat ng tao may hawak na cellphone, kunting pagkakamali lang, meron lang silang nakitang nag-away, meron silang nakitang insidente, ganyan. Ano na yan, live na agad yan sa kanilang mga Facebook, video na nila, tapos yun na, i-post nila agad-agad sa mga account nila, ayan. So, kaya sa mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong, para hindi kayo magaya sa mga nag-viral, pwedeng mag-viral, pero sana naman sa magandang paraan, hindi sa magandang paraan. Bago nyo gawin yung isang bagay, pag-isipan nyo kung maganda ba yan o hindi. Kung maganda bang tingnan o hindi, ganyan. So ayan kasi syempre sabi nga nila, kapag sa huli ang pagsisisi, sabi nga nila, diba? So para hindi tayo magsisisi sa huli, na day off natin sa tuwing Linggo, ayan, dapat maging ano ba tayo? Maging maingat tayo sa mga, alam nyo yun, sa mga ginagawa natin, lalo na kapag tayo nag-day off dito sa Hong Kong. Reaction ko naman sa mga nag-re-react
sa mga nagva-viral na mga video. Meron din silang pagkakamali. Meron din feeling ko meron din silang pagkakamali kasi 'di ba imagine niyo ako bilang ako gumagawa din ako ng video. So isa sa mga alam ko na obligasyon ko din bilang nag-upload ng mga videos. Kapag nag-upload ka kasi ng video tapos merong ibang taong involved na merong ibang taong involved sa iyong video. Kung wala silang ano bang tawag doon? Kung hindi nila alam yung about sa video mo, kung wala silang consent na pwedeng i-public yung mukha nila sa alam nyo yun, sa isang video, dapat ang ginagawa nun, ang dapat ang ginagawa ay, diba, binoblurred yung mukha, hindi pinapakita yung mukha. So, pwedeng ipakita yung katawan, pero yung mukha, kasi it's a privacy sa ibang tao yun, kapag walang consent na pwede mong i-public yung kanilang mukha, pwede mong ipakita sa iyong video. So, yun yung alam ko, kasi bilang isang taggawa rin ng mga video, kaya ako, yung mga video ko talaga ito, pag may kasama ko yung alaga ko, ayan, talagang nilalabuhan ko yung mukha niya, na nilalagyan ko ng kung ano yung mukha niya para hindi makita yung mukha kasi hindi naman alam ng amo ko yung ito nga, yung paggawa-gawa ko ng video. So, kailangan kong i-hide yung kanyang identity, yung kanyang mukha. So, ayan. So, ayan yung isang alam ko na na isang obligasyon ng isang gumagawa ng video. Kaya mas lalong nagba-viral yung isang video kasi isa rin na dahilan ay yung mga gumagawa ng reaction video. Sila din yung nagpapa-viral kasi yung isa nag-react tapos yung mapapanood nung isang nagre-react. So, hanggang sa dami na nag-react sa video na yun. Tapos ang pagkakamali pa nun, ang medyo hindi lang magandang naitulot ay yun nga yung ibang nagre-react sabi nila para maging ano daw, parang ginagawa din nila, nagre-react sila para maging aware yung mga taga followers nila, yung taga sunod sa kanila, taga subaybay. Pero okay naman yung sinabi nilang yun para maging aware yung mga followers nila. Pero so para sa akin, kung maganda yung hangarin ng isang tao, kung hindi lang dahil sa views, siguro yung ibang creator, may mga ibang nag-gumagawa ng reaction na yun nga sinasabi nila para maging aware yung mga followers nila. Pero ang pagkakamaling nakita ko dun, dapat kung maganda yung hangarin mo, yung hangarin nila, dapat ang ginawa nila, alam na nga nilang nag-viral, tapos hindi pa maganda yung pag-viral, hindi maganda yung story ng pag-viral. Dapat ang ginagawa ng mga ibang ginagawa dun sa mukha ng taong yun, dun sa mukha na pinapakita nila sa kanilang reaction video ay nilalabuan nila kasi number one, yung tao na yun na nandun sa viral video na yun, sa viral picture na yun, hindi niya alam yung picture na yun, hindi niya alam yung about sa video na yun. So, wala siyang consent na pwede i-public yung mukha niya. Both side, meron nagawang pagkakamali dun sa tao na viral at yung mga nagpapakalat ng viral video, mga photos, kahit sabihin mo para maging aware yung mga followers mo, it's a responsibility din ng mga, alam yung mga content creator, it's their responsibility na protektahan din kung sino man yung viral, maprotektahan din yung privacy. 'Di ba? Yung privacy ng isang tao. So pwede kang magbigay ng alam niyo ng advice, pwede mo i-share kung ano yung nasa isip mo, pero sana isipin din nila yung privacy ng taong 'yon. Imagine mo kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon na 'yon, 'di ba? Parang ang hirap naman doon, ang hirap. Tapos ngayon ang social media, syempre buong Pilipinas mapapanood 'yon. So napaka-sad lang. It's my opinion sa mga viewers ko ngayon na nanonood ngayon. So hope na makakuha kami ng konting lesson talaga dito sa sharing ko. YouTuber ka man, it's a content creator ka man, may mga pagkakataon na minsan nagbibideo-video tayo, post natin agad sa ating mga Facebook, ganyan. So maging aware tayo, dapat maging responsible tayo sa mga action din natin, sa sarili natin. Ayan, para hindi tayo makasira ng ibang buhay ng ibang tao. Ayan. So dapat alam niyo yun, yung silang-sira na nga yung buhay ng ibang, yung buhay nila, tapos lalo pa nating dadagdagan. So it's our parang nakaka-guilt naman yun. Kapag ako yung gagawin mo na, parang magigilty ka rin, di ba? Magigilty ka rin.